tayo kay Doc Lawrence. Sunod na update na naman natin para sa pagpapalit ng aking fuzz lock and sa aking pimples. Si Ate Jonna. Hello. Si Ate Jonna yung isa sa mga hinahanap-hanap ng mga nahanap-hanap. Nahanap kita. Let's go back in time. Bukod kay Doc Lawrence, kasi ang babait nila dito sobra. Yung parang friendly neighborhood, kapit-bahay lang. Ayan, si Ate Jonna, si Ate Josie, sila'y lagi kong binabati sa programa ko. Ay, talaga. Uy, thank you. Pero hindi ko natatangingin yun, ma'am. Anong oras ka ba, ma'am? 1 to 4. Ah. Oh, binabati kita. Di ko lang makikinig. Ano nga, ma'am? Yung time, 1 to 4, ano kami yan? Nandito kami. Ay, oo, oh, duty. Duty. Ko, tingnan mo ang pisngi. Hugis bigas na. Kunting push pa, no? Kunting push pa. Courtesy of Doc Lawrence. Correct. And the Clarence team. Hindi sila matyaga. Correct. Isa yun sa mga binabalik-balikan ng mga client dito. Yung meso. Naubusan talaga, no? Nilipis lang. Maras mo din yung iba. Wala naman yung malalaki dati. Wala na. Naano ka lang, ma'am? Natama. Na-stress. O, diba? O, pag tinutukan mo siya, maliit lang naman. Mm-hmm. Ilan lang naman siya. The rest kasi marks na siya. Oo. Ayan, nag-join forces silang dalawa. Oo, nako, nandito na kami. Let's party! Si Ate Jonna and si Ate Josie. Minsan nagkakamali pa ang sidok sa amin. Nagkakamali talaga sa inyo. Kakabalik sa araw kami. Araw kami pangalan. Di ba? Sa parang Jo. Sa tumangkat ako. Sabi ko, ay, Doc, lumit na ako. Pero pareha silang sobrang galing nitong dalawang. Alam nila talaga yung ginagawa nila. Habang hinihintay ko si Doc, tinitingnan ko muna yung live ko kanina. Nire-review ko lang kung saan ba ako dapat mag-improve or ano dapat kong gawin, ganyan. May anesthesia pa rin yung mukha ko. Mamaya papasok na si Doc. Tinanggal na ni Ate Josie yung balot sa morcon. Sa morcon. Ito, grabe ito. Ito, 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 ito. Sa morcon naman. Hindi ba pwedeng ring yan, no? Pwede medyo naman. Mataba-taba yung morcon eh. Masarap yun ah. Oo. Relleno, medyo payat-payat. Payat-payat na visit na nga eh. Ano? Side view. Side view. Oh, patulis na siya. Hindi ko na talaga kamaramdaman. Ano na? Baka mga tumutuloy yung laway mo, hindi mo naramdaman. Hindi naman. Wala naman. Naman yata. Okay na. Let's re-picture lang na. Ganyan yung ginagawa nila para matrack nila yung improvement, no? Ate Josie, kung nag-i-improve ba? Mamalita na nila. Uy, so far, malaki na yung improvement. Sinumabas na to. So, ganun na siya. Sumama. Ay, patulis na. Minsan nga iniisip ko, hindi kaya bigla siyang mawala. Mawala yung tulis kapag lagi ako nakaganyan. Alam mo, dapat
Ganun ba yun? Hello. Hindi pala dapat ako nag ano, sasalumbaba. Niloloko muna ako. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Pag lagi ka naman kang ganyan, kaya yung double chin na nagka-develop. Ha, okay. Pero pag lang naka cellphone po nakagano. Wala, lagi akong nakagano. Nakayo po. So, dapat? Pero telepono. Inis na kita. O, sige po. Para lalong hindi mo maramdaman. Talaga ang pararamdaman niyan. Anesthesia na, tapos may ice, ice pa. Hips. 1, 2, 3. Ano naman ako unan yung pagpasok? Ay, wala. Nakagandaan na yun. Nakaganyan na yun. Hi! Ayan si Do. Hi! Nasaktan na naman kita! May dala-dala na naman siya. May dala naman ang pang-injection. Ayaw, buti na naman. Oo nga, Dok, tinanong ko nga bakit nagka-stress. Wala mo. Pero, nahawa ka doon. Nakagalit pang nag-iisip ka. Nakagalit ka. Hindi, Dok. Madalas ko lang siyang tinitingnan na ganun. Pero hindi mo siya nakinahawakan. Sa pag ganun lang, Dok. Pero hindi ko siya bonggang hinahawak. Pwede niyo ako extractor doon. May tatanggalin ako ayun. Gusto mo naman yan, Dok. Kinakausap niya na. Oo, hindi mo. Nagpaparamdam siya sa akin. Ano? Pero Dok, ano kaya yan? Stress ba yan? At saka lately po yata ako palagi. Magkakaroon ka na? Opo. Ayun, isa pa yung hormonal. So, hindi totoo, Dok, na kapag dito lang yung hormonal? Hindi. So, buong face din? Kahit ano, kahit anong part. Isa-isa. Meron na naman pa isa-isa. Pero actually, hindi siya pimple. More on, kaya tinanong ko agad sa'yo kung nahahawakan mo eh. More on whiteheads. Minsan dumi lang din siya na naipon. Okay do. So, hindi siya lumalabas. Kaya nagkaroon ng ganyan. Baka nga do. Kasi kapag... Lubog na yun dito. Dito na ako talaga. Pumupunta dito yung ano, yung ibang meds ko. Na malubog yun dito mo sa gilid. Opo nga doon. Kaya kailangan talaga usod ko pa siya dito para hanggang dito lang siya pumunta. Ay, may ganong effect pala yun doon. Umuusod siya, nagdi-diffuse pa kasi siya eh. Gumagalaw din yung meds. Yay, so dapat dito. Para hanggang dito lang siya. So, start na. This is it, this is it. Ito muna ako. Walang aral. Hindi na sasaktan. Ay, hindi. Naka-anesthesia pa nga pala, no? Opo. Tapos na yung RF.
Tapos ngayon, pupunta ako sa surgery room dahil nakita ni Doc nga to. Ito yung tinuro ko sa inyo kanina. Nag-peklat kasi siya, nag-keloid kasi siya. So, tatanggalin daw ni Doc. Kaya ba yan, kahit medyo ano? Kaya ba yan, kahit medyo may konting ano siya, may konting... Tara. Sige lang, Doc. May konting kini. Yan, gamot na lang yan. Nilalagay ni Ate Josie. Oo nga, nag-flap na siya. Antayin na lang natin mag-scub siya. At dito na po nagtatapos ang vlog na ito. Kahit mukha akong ewan. Daming nangyari ngayong araw na to. Thank you ulit, Ate Josie. Thank you po. Si Ate Josie naghawak ng camera kanina. So, masyadong akong pasalamat kay Ate Josie. And kay Doc Lawrence. Sana mapanood to ni Doc Lawrence. Itatag ko sa kanya to. Sa pilitan. Si Ate Josie, hindi pa kayo friend sa Facebook. Ah, sa Facebook? Mm-mm. Sige. Kasi friend sa Instagram ko na ako. Oo, okay lang. Yari lang yan sa Facebook. And that is it for this video. I-like nyo, i-share nyo, mag-comment kayo kung anong gusto nyo gawin. But please subscribe to my channel. Bye!